Ito, reklamo ng ating mga frontliner. Para kung butiki, pahabain ko pa sana yan. Talagang nakakainit ng ulo po ito. Mga nurse vaccinator po na hanggang ngayon, wala pa rin daw pong sahod. Sir J.R. De La Peña. Opo. Sir J.R., magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Delayed po yung inyong sahod. Gaano po katagal na delayed? Bali po, ang last duty po namin, October 4 po. Kung naipasa na po namin lahat ng mga requirements namin doon sa Provincial Department of Health dito sa Cabanatuan. Pinadala po nila sa Pampanga, doon po kasi yung regional office ay doon sa DOH Central Luzon. Walo po kaming hindi pa sumasahod po sa Cabanatuan pa lang po yun. Pero meron pa pala kaming mga kasamahan po buong Nueva Ecija po. Kaya po ako lang rin po yung naglakas loob na humingi po ng tulong po sa inyo kasi po puro follow-up na lang po yung nangyari po sa mga ilan po kayo, sir? Ilan kayo? Sabi daw po sa buong Nueva Ecija po, 44. Tapos kami po sa Cabanatuan, 8. Opo. Isang buwan sweldo po yon. Opo. Okay, project-based po kasi ito. Anong pangalan po ng project nyo, sir? Sa Bayang Patak, Contrapolio po. Kakusapin natin si Dr. Edwin Santiago, team leader ng DOH Nueva Ecija. Doc, magandang umaga po, Doc. Magandang umaga po, Sir Rapi. Magandang umaga po sa lahat. Paano po itong sweldo ng mga nurse vaccinator po natin, sir? Sir, ito po yung project natin na sa Bayang Patak contra polio noong September 14 up to September 27. Okay. Ang nagkaroon po ng collaboration with the UNICEF na madadagdagan po ang ating vaccinator dito sa Nueva Ecija. Okay. And portion of that manggagaling po sa fund ng UNICEF. Okay. Ayun po, ang nangyari po rito ay nagkaroon po tayo ng hiring within the residents of the local government units para alam po nila at kabisado nila yung kanilang okay. Mga... Sorry, sir. Kailan po nila matatanggap yung kanilang sahod, sir? Ang sabi po ng regional office po ay by next week po, hanggang Friday, matatanggap na po nila. Sir JR, next week by Friday, okay na sa inyo yun, Sir JR? Maraming salamat po. Kasi po, kapag po nagpa-follow up po kami, hindi po nagsasabi ng date, kaya po nag-aalala po kami, baka po namin hindi makuha. Okay, kasi sige. Po, sabi eh, swertihan na lang daw kung, ano, kung Pasko or bagong taon maibigay kapag DOH. Kasi po naranasan ko na rin po mag-nurse po dyan eh, nung RN Hills po dati eh. Three months bago nakuha. Ngayon, sir, Friday, imumonito namin. Dapat by Friday, opo, next week, meron na. Kapag hindi, kaming bahala. Bubulabugin namin sila. Tama ba, Doc? Maraming salamat. Opo, Sir Rapi. Okay po. Salamat po, Dr. Edwin Santiago, team leader ng DOH Nueva Ecija. At sa JR, Friday, nandiyan yung sweldo nyo. Okay? Ingat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. We are now officially 17 million stronger. Thank you po. There is strength in number. At gagamitin po natin yan sa kabutihan upang mabigyan po kayo ng boses equals to anumang problema meron kayo inalapit sa amin, yan po ay mabibigyan ng agarang aksyon. That is our promise to you at hindi po namin bibigyan ang aming pangako sa inyo. Every single day na lumalapit po kayo sa amin upang idulugan yung mga problema, sama-sama po natin ang aksyonan yan. Lahat kayo may boses na dito. Magkakaroon ng boses ang nakararaming Pilipino, hindi yung iilan lang. That we promise you. Salamat po. To God be the glory. Mga kapatid, mag-subscribe po kayo and kung nagtataka po kayo kung hindi po kayo nabibigyan ng notifications ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel.